Adam, grabe na pangyarihan na nalang ginatay, no? Kaya sa mga kanatin, no, ayaw maniwala ng mga kano, mga... May power tong hangin, nakala niyo bang wala? Kung walang power tong hangin, hindi kayo mabuhay. Ewa, ha? Patutugin ko, ha? Sa hangin lang ako mag-ipindot. Kaya, ha? Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang kapangyarihan itong pahangin na to. Sabi ko sa inyo eh, di ba? Pag kami ka pangyarihan ka, mag-bless ka yung maman. Baka may ganun talaga eh. Okay, good morning po, MBB family. Happy Thanksgiving po sa lahat. Isang taon na naman ang lumipas sa ating buhay. Ang iba malungkot. Ang iba masaya. Ang iba nakamember na. Ang iba, wala pang nalaman. Yung isa dyan, malungkot, nakamember ka na. Dapat masaya ka. Iba nga, di pala kamember eh. Diba? Iba nga, oh. Naghahanap pa ng magiging sponsor. Ikaw may sponsor. Dapat masaya ka na. Okay, so good morning po. Siyempre, hindi ako lahat kilala. Pakailan mo muna ako. Pangalan ko Arthur Enricoso. Kung tawagin po ko sa Ultimate Eagle ay Doc Arthur. Okay, hindi po ako doktor ha. Baka may mga doktor dyan. Ako po ay isang dating jeepney driver at taxi driver bago po ako nag-join sa Empowered New Samaritan 11 years ago. Okay, siyempre, pasalamatan talaga natin yung tao nag-invite sa atin. Kasi kung wala sila, di ko alam kung nandyan ka. Okay, sabi ko nga, ayun sinasabi yun na ang mga nag-invite sa atin ay isang anghel ng buhay natin. Bakit? Imagine mo naman, 11 years ago, ako'y taxi driver na nakita ko Empowered New Samaritan. What if walang nag-invite sa akin? Sino ba si Doc Arthur sa panahon ngayon? Yan, artista, grabe naman kayo. Hindi naman siguro. pwede rin, artista, reklamador ba, complainer. Yan, mga ganon. Yung kasi mga artista, di ba? Hindi masaya sa buhay nila kasi laging nagkukunwari. Kahit hindi masaya, sabihin masaya. Ay, artista nga, mga ganun. Madrama sa buhay. Okay, so yun. Sa loob po ng 11 years, going to 12 years na po ako sa EC. Lahat-lahat po ang inabot na po ng aking income sa EC, umabot na po ng 27 million. Grabe, ano? Sabi ng isa, ano ngayon? Hindi ko na pagayabang. Ang gusto ko lang pakita sa inyo, kung ako po na, kumbaga sa napakababa lang ng pananaw sa buhay, mababa lang talaga ang nagiging yung achievement sa buhay before. Pero ngayon po, ay sobrang laki. Kung kaya po namin na hindi naman nakapag-college, how much more yung katabi mo nakapag-college yan? Okay? Nakaya nga namin na mga salbahe kami, mga taxi driver, karami salbahe. Hindi naman lahat, ha? Kontratista kasi mga yan, eh. Hindi lumalaban ng patas. Karamihan dyan, ha? Oo, isa rin po ako dati. Siyempre, paano kumita ng malaki pag di namin ginawa yon, di ba? Sa akin naman ang pagod. So, yun po ang point. Kung kaya po namin, malamang kayang-kaya po ninyo. At saka, partida pa yan, ha? Dati walang online. Ngayon po, may online. Okay, kwentong-kwento lang, akunting kwento lang po sa kuhan, sa online at saka sa offline. Offline po kasi yung walang ginagamit na mga na internet o walang ginagamit na Facebook. 3 years po ako na nag-recruit na ginamit ko lang po ay offline. Kapag kumita ko ng 1.5, ako ay pupunta ko sa isang lugar, kulang pa po ang 1.5. Samantala ngayon, magbayad sa internet ng 1.5, umaabot na ng isang buwan. Kami noon, ay kinabukasan, wala naman kaming kita. Samantala kayo, isang 1.8 lang nakitain ninyo, ibayad nyo sa internet yan, 1 month po yan pag kinabangan ninyo. Kami noon, pagka humataw kami, punta kami sa ibang lugar, ang 1.5 kulang po sa maghapon. Natrabaho po namin. Okay, kaya mahirap po yun noon. Sa loob ng 3 years, kumita lang po ako na almost 1.4 to 1.5 million. Sa 3 years po yun, umataw po ako. Ganun lang po ka-late yung income. Malaki na pala yun. Mga 3 years po. 3 years yun ha, 3 years. Matagal po yun. Nung nauso po yung online, natuto ako mag-online, in first year, isang taon lang po talaga. Isang taon lang ha, kumita po ako ng 4 million.
ang 3 years ko, 1.4 million. Kulang-kulang 1.5. Samantala, yung 1 year ko sa online, hinato ko yung online kasi ang nakakalibang eh. Dati kasi 100 katao, di ko po kaya kausapin eh. Samantala, gumawa ka ng group page. Oh, sa tapos, ilagay mo yung mga guest mo doon, mga prospect mo. Wala na, kaya mo na i-ikwan yun, kaya mo na i-presentahan yun. So yun po yung nangyari po sa akin, nabaliw ako sa online ng todo. Kaya sa loob na isang taon lang, kumita po ako ng 4 million sa online. Grabe ano? Grabe! Okay, ang point, kung talagang gusto nyo masinso, ibigay nyo po yung buhay nyo dito. Ang sarap po, sa totoo lang, sanay po ako mabuhay ng mahirap. Wala namang wala po kami sa taga-Bicol po ako. Sa Bicol po, wala namang kaming property, wala namang ari-arian po doon ng mga kong ano-ano, wala namang, wala. Amigo, kami talaga yung walang sa kapitbahay namin. Kami yung walang pag-aari ng lupain. Noong ako po ay namuhay pa sa Bicol. O, kaya sa edad ko 17 years old, nag-migrate na po kapunta Manila. Naghanap na po naman dito ng trabaho. Kaya napunta po ako sa janitor, ganyan. Parang sinis lang din. Okay, nag-share kanina, di ba? Naging janitress. Ano din, katulong pala siya, mas baba sa akin yun. Janitor ako eh, siya kuan. Katulong, oh, di ba? Mas baba ng kunti yun. Ano? Pero po, hanggang sa po na nakipagsapalaran, isto ako po sa Manila, wala naman ako natirahan dito na kuan na sabi natin na magkapakain sa akin. Isto away, kuan lang talaga, lakas ng loob. Nakaya ko po yung sarili ko. Okay, and then, pag uwi, galing ko sa Bicol, hindi po ako nag... sumumpa po ko sarili ko na hindi ako uuwi doon hanggat wala akong sariling sasakyan. Bata pa ako noon, pero naramdaman ko na po talaga na ang kahirapan po talaga, hindi talaga masaya ang buhay ng tao sa kahirapan, sa totoo lang. Kasi 10 years old pa lang po ko, tumutulong na po ko sa magulang ko maghanap buhay. Okay, kaya po nang napunta ko sa Manila, talagang binigil po yung best. Sabi ko, pagdating ng araw, yung magulang ko, mga kapatid ko, dadalhin ko sa Manila. Yun ang goal ko, umalis ako ng Bicol. Tagal lang po yun. So nakabili po ako ng sasakyan, ang edad ko po ay 43 years old na. First car ko po yun, yung Suzuki Alto po. So yun po yung first car ko sa Empowered Using the Racing. Imagine po yun, umalis ako ng Bicol ng 17 years old. Tapos nagkaroon po ako ng sasakyan, 43 years old. How can you imagine na umuwi ng Bicol talaga? Kasi sinumpa ko sarili ko yun eh. Na hindi ako babalik ng probinsya namin hanggat wala akong sariling sasakyan. Talagang kinuha ko yan sa sarili ko. Nakabila ko ng Alto, hindi pa rin ako umuwi. Hindi pa rin 43 years old ako nakabalik doon. Basta first car ko po, 43 years old po ako. Okay, nagkaroon po ako ng pang sasakyan for Explorer, yung pick-up. Hindi pa rin ako umuwi. Yung pangatlong sasakyan ko po na Toyota Fortuner top of the line. Doon po ako nag-road test. Papuntang Bicol. Pagdating ko na sa Bicol, hindi makapaniwala ang mga classmate ko, yung mga kapitbahay ko. Driver lang daw ako, hindi raw sa akin yun. Ay, okay lang. Walang problema. Maraming hinahanap ng mga kuhan, ng mga katibayan ko sa akin talaga yun. Eh, nagbakasyon po ko ng 5 araw. Sabi ng mga classmate ko, parang sa iyo talaga yan ha, kasi hindi natin mayari. Ay, kaya akin talaga eh. Eh, siyempre, sobrang ka na rin, pinagyabang ko na rin ng todo. Pinakita ko rehistro. O ito rehistro, tinayo ko kanino talaga yan. Ano na sa naniniwala? Sabi niya, mukha yatang drug pusher ka. Sabi naman, no? Papumulad ka talaga sa buhay ng mabilis. Parang ibibinta ka talaga na drug pusher, no? Grabe, no? Ay, ko di naman drugs. Food pusher siguro. Food supplement pusher. Yan po. Marami po kami napasali doon sa Bicol. Gawa na po yung resulta ko po. Hindi siya makapaniwala, sabi ko sa kanila, pangatlong kotse ko na to. Huh? Ang lakas mo ah! Hindi siya makapaniwala. Tapos, bumili po ako ng kandon, bumili po ako ng 5 hektarya lupain doon sa lugar namin. And then, pinamanage ko na po sa kapatid ko na ayaw maniwala sa Empowered Consumerism. E ngayon po, siya po nag-aani ng kuan. Kasi, palayan at saka pampuyan ni Yogan. Yun po. Ngayon po, mayroon ang bagong pinakahuling achievement ko po ngayon. Sa pinakahuling pa lang, pero may susunod pa siyempre. Yung pinakahuling lang na achievement ko po, ay bumili po ako ng isang lote sa isang subdivision po sa Taytay Rizal. And then pinatayo ako po ng bahay. Nagkakalaga na, hindi pa siya tapos, pero naka 2M na po ako.
na bahay. So ang lupa naman is 1.5 million. Tapos ang bahay po na ipatayo ko ay naka-2M na po ako. Ano ang budget po nun ay 6 million. Okay, so masarap, maganda po yung bahay na yun kasi meron pong kanyo, meron pong swimming pool sa rooftop na para ka na sa aquarium. Yun po, gaganda ko na talaga kasi first pang ko ito eh. First na bahay ko ito na papatayo. Pero meron pa rin akong tinatarget na overlooking na place. Nagkakalaga naman sa medyo maliit lang po. Kaya lang overlooking. Kaya lang, ang laki po niya is 500 square meter naman. So medyo malaki-laki na po yun. Yun na yun po, dream, dalag ko ng dream house ko po talaga yun. Ito sa ngayon, first house pala naman yan eh. Parang ka lang yan, vacational lang yan pag tinaaral. Hindi pa talaga yun yung bahay na gusto kong ipatayo na nasa pangarap ko. Okay, napakasarap ano? Pag nasa empowered ka, nabubuhay talaga ang mga pangarap eh. Sa totoo lang, pag ikaw na imbitahan dito at seryoso ka sa buhay, seryoso ka sa mga dreams mo, mabubuhay talaga dito, sa totoo lang. Mabubuhay. Kaya pag ikaw naman tipo ng tao nangihina lagi, pagka napagod ka sa kaka-invite, hinahanap mo upline mo, para sa akin, hindi yung tamang motivation para sa'yo. Kasi, kan lang kami, kumbaga, outer motivation lang po kami. Kumbaga, ang pinaka-dabis na motivation mo dapat, yung sarili mo at yung pamilya mo. Sabi nga kayo ni Prof. Ness, dilema, kung may magulang ka pa, well, yun ang habulin mo. Habulin mo po yon. Kasi, hindi mo alam, bukas mo kalawa, wala na. Alam mo, baliwala lahat yung mga luha ninyo, pagyayakap ninyo. Kahit isang damukal na roses yung idadalin nyo kung ang pagdadala mo ay puntod na, useless ng pag-iyak mo. Tama, yes. Pinakadabis dyan, ngayon mo damahin ang yakap ng tagumpay, yakap ng magulang mo, at sinasabi, thank you anak, dahil sa'yo, dahil katigasan ng ulo mo, gumanda ang buhay natin. Damahin nyo po yun. Kasi malamang, pag sineryoso mo tinigusin na to, marinig mo sa magulang mo yun. Umaayaw magulang mo, siyempre, lalo kung may pinag-aralan ka. Umaayaw. Huwag mo pakinggan. Mag-desisyon ka ng sarili mo. And then, ipatunayan mo sa kanila na tama ang desisyon mo. Tama ang ginagawa mo. And then, halimbawa, medyo mabagal lang kunti, huwag kang i-give up. Normal naman po yan eh, kasi magandang gagawin natin, so may pagdadaanan talaga tayong proseso. Okay? So, pag naging successful ka, pansinin mo yung ngiti ng magulang mo. Kaiba talaga, hindi kaya bayaran ng pera, maniwala po kayo. Pag na inabutan mo yung magulang mo ng 50 mil nga lang eh. Wow pa, 50,000 na, magbang kayo, mag-enjoy kayo ni Ma, ni Mama. Oh. Bahala kayo kung saan kayo mag-check-in. Basta mag-enjoy kayo. Ang sarap ng buhay, ang sarap ng ngiti nila, maniwala po kayo. Anak, hindi na, sayang naman to. Dito lang kami sa bahay, sa kwarto na lang kayo. Ay hindi, pag sa kwarto kayo, nag-love making ngayon, hindi ko yung bibigyan ulit. Lalabas talaga ng bahay yan. Tama, no? Ganun po talaga sarap kapag ang magulang mo ang napapangiti mo. Okay? So, siyempre, oo, mahirap gawin. Mahirapan ka kapag hindi mo siya ini-enjoy. Ang pangarap mo kasi, huwag niyo masyadong panin, personalin. Huwag lang po, enjoyment lang po ito. Baga yung pag-i-recruit, pagkatatanggihan po kayo, enjoy nyo lang po. Tandaan nyo po ha, ito ha, iiwan ko sa inyo magandang mensahe. Kapag nare-reject kayo o di-discourage kayo, pasalamatan nyo po. Opo, dati hindi ko naintindihan to. Sabi, pag ikaw na ay nare-reject, ikaw ay di-discourage, palapit ka ng palapit sa pangarap mo. Dati hindi ko po naintindihan to. Nung inaral ko sa mabuti, totoo. Kasi yung mga tao pala na nagre-reject sa'yo, sila pala ang magpapasaya sa buhay mo. Paano maging magpapasaya? Halimbawa, yumaman ka. Siyempre, kukuha ka ng driver. Yung tumanggi sa'yo, malay mo, siya or baka anak niya ang maging driver mo. Ay di masaya buhay mo. Correct. What if yumaman ka, naghanap ka ng katulong? Yung nag-reject sa'yo, pwedeng siya or anak niya ang magiging katulong mo. Di ang saya ng buhay natin. Tama ba? Or what if, pinamangyari na, yung nang-reject sa'yo, siya para yung farmers,
na gagawa ng bigas mo para makakain ka. Siya pala yung fisherman na magpapasaya at magbibigay sa'yo na maraming isda. Tama ba? So kaya pag na-reject po kayo, pasalamatan nyo. Sabihin nyo sa Panginoon Diyos, I thank you, Lord. May magpapasaya naman sa akin pagdating ng araw. Correct? O yun, binigay mo ang best mo, hindi sumali. Magpasalamat ka pa rin. Bakit? Mapapasali yun ng iba. Hindi yung para sa'yo. Para sa kanya talaga yun. Kaya lang, siyempre, ikaw yung nag-open up. Ikaw yung nag-open ng mind niya. Kaya pag na-sigundahan ng katabi mo yun, sigurado pag sumali yun, yung effort na ginawa mo sa kanya pala. Hindi lumalaki tayo dito sa Empowered Consumerism. Nagutulong-tulong tayo. Hindi yung laging malungkot ka kapag nireject ka. Hindi ganon. Okay? Ako naramdaman ko sarili ko na kapag ako nareject, nagiging malakas ako. Kasi ang pananaw ko, malayo. Malayo po talaga ang pananaw ko sa buhay. Kasi sabi ko, sabi ng sa training, i-enjoy lang daw ang rejection sa discouragement kasi kasama talaga siya sa formula ng success. Okay, so ngayon po, naintindihan ko na po ang lahat. Maraming rejection, maraming discouragement, pero po, ito na po yung kalagayan ko ngayon. Araw-araw po, malas na po ang 15,000 na papasok po sa aking home. Malas na po yun. Pag sinuwerte, lumalagpas po yan ng 100,000 in just one day. Lalo na pag buwan, araw ng 15. Every 15 of the month, mapasok po sa account ko, more than 120,000. In just one day. Na-imagine niyo po yun? Ito po yung buhay na nag-aantay sa inyo. Ano po? Magpatumpik-tumpik ba kayo? Ibigay niyo ang best ninyo. Maniwala po kayo. Kayo ang panalo sa dulo. Marami na dito. Okay lang yun. Pero kayo ang panalo. Nangyari po sa amin. One thing for sure, kapag ginawa mo ng tama, dire-diretso po ang pagtrabaho mo, tulad ginawa namin, kung ano po ang present namin ngayon, pupusta po ako sa inyo. Ikaw naman ang mag-ipinto ng success mo after 5 to 10 years from now. Stay! Habang buhay. Habang buhay ka pa. Stay ka lang sa Empowered Consumerism. Andito kami mga apply, andito yung, diba, NBB, diba, Minus Bless, at tama ba? Blessed. Grabe, no? MBB. Kala ko si dati yung mga batang buwang lang yan. Yung pala, maganda pala meaning yan. Pero tama naman, no? Mga batang buwang sa pangarap. Pwede, no? Oo, pwede. Mga batang buwang sa pangarap. Kasi totoo lang, dapat maging buwang ka sa pangarap po talaga, eh. O, yung tipong, ayaw mo. Okay lang, bahala ka. Dapat ganun lang, ano? Parang buwang ka lang, you know? Asa, huwag yung umayaw yung, nag-invite ka ng 5, umayaw 6, kasama ka. Wag ganun ha, kailangan, go, tuloy, huwag kang titigil kasi ikaw ang nakakita at nakakaroon ng pangarap mo. Tama, dito kami, kung ayaw nila maniwala sa'yo, kami niwala sa'yo. Kami niwala sa'yo na kaya mo itong negosyo na to. Kung sila, ayaw nila, kung kamag-anak mo ay maniwala, kami ay naniniwala na kaya mo to. Kaya kami pakinggan ninyo. Kasi kami mismo ang nagsabi sa inyo. Kasi kami mismo andito na. Nagaling din po sa kalagayan nyo na yan. Okay, so maraming salamat po sa pag-invite sa akin. MBB family, siyempre. Salamat din sa mga organizer po ninyo. And then congratulations po sa lahat ng na-awardan. Yan na po ang start ng magandang kapalaran nyo sa Empowered Consumerism. Yun lang po, maraming salamat and mabuhay. God bless po!